Cubist spandex, wedding ring ng Kat Den, abay ipinlex ni Mr. Jobert or Kuya Jobert sa kanyang huling photo kasama si Katrin at si Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating update, ay usap-usapan ng ilan sa mga videos ano, dito po sa Twitter at sa Facebook dahil meron po mga entry ang ilan sa mga Kat Den fans na ipinapost na nadadaanan nila itong si si Alden Richards na nagtitaping pa rin sa Canada. At this time, sinasabi po ng ilan na talagang mas pinagtutunan nila ng pansin ng isa't isa ngayon dahil nalalapit na nga ang pag-uwi nila galing sa from Canada to Manila. So sa isang post or sa isang comment, sabi ni Mr. Renato, Ms. Star Eds, I have something nakikita. Both Kat and Alden are wearing a silver ring and it looks like wedding ring. Baka gamit nila sa shoot. Siguro kinasal na sila sa HLA. Panoorin niya, makikita din ito ring sa video nung nagpaalam na si Jobert dahil tapos na ang part niya sa movie. So dahil dyan, nag-investigate po tayo, no? At nakita po natin yung sinasabi po nga video and photos ni Mr. Renato Sayan. Usap-usapan kasi yan sa Twitter, eh. Ganon kagaling magsoko ang ilan sa mga Kat Den fans. Una, nakita nila sa isang photos na meron po silang tinatawag na couple bracelet. So ayan yung couple bracelet na pinag-uusapan din ngayon sa Twitter or na ex na dating Twitter. So usapan siya ngayon na parang hindi natin maunawaan kung ito ba ay totoo sa in real life or para lang sa movie. Ngayon kasi yung mga ano natin, yung mga ilan sa mga fans, no? And of course, ito rin yung video na nagkalat ngayon sa lahat ng social media na last day na nga po ni Mr. Nikia Jobert dito po sa taping po ng HLA. Nakita po na nakasuot nga si Miss Katrin ng silver na parang nakasuot siya sa ano, eh, sa palasing-singan kung saan parang may kinasal or what. Tapos si Alden naman, meron din siya nakasuot na silver ring pero nasa hintuturo. Hindi ko alam, baka inilipat niya dahil medyo masike or maluwag kaya inilipat niya po yan sa ibang part ng kanyang daliri, no? Pero ang maganda dito, this is gonna be good news for everyone kasi kung pinaiyak tayo ng hello, love, goodbye nung part 1, di ba? Dahil doon, eh, nagkahiwalay sila, kailangan pumunta ni Miss Katrin sa Canada and then naiwan naman si Alden dito sa Hong Kong kung saan naroroon ang kanyang pamilya. Kasi sa huli po nilang video or sa huling movie po nila is parang nandun yung family ni Alden, tapos nakuha na rin ni Alden yung kanyang bunsong kapatid na nasa Manila at nadala na rin sa Hong Kong. So inaasahan natin na magkakaroon nga ng magandang ending, ano, ito pong tinatawag na Hello Love Again dahil sa mga videos and mga behind the scene photos na lumalabas. Ito yung pinakamalaking pasabog. Hindi natin alam kung magkakaroon pa ba ng part 3 to or ito na talaga yung ending ng Hello Love, from Hello Love Goodbye to Hello Love Again. Pero hindi pa man ipapalabas, eh magaganda na po yung mga reviews, no, patungkol sa kanilang dalawa. O ang dami po ngayon, sa ngayon, ang dami po mga nagagalit kasi parang ang laman lang daw ng YouTube at Facebook ngayon ay si Alden at si Katrin. Parang sobra daw yung pagpapromote at pagpapahype sa kanilang mga pangalan. Although may mga Kat Den fans na parang nagtatanggol sa atin na parang kung ayaw niyong panoorin, edi next video, parang ganun, diba? So anyways, yun po yung mga gusto ng taong bayan ngayon, eh. At kaabang-abang po yan. Yun yung pinaka parang sikreto o yung pinaka highlights ng movie, kung magpapakasal ba sila, magkakatuluyan ba sila sa movie na to dahil na may mga wedding ring lang nakasuot sa kanilang mga daliri. Pero syempre wala pa naman po maglalabas ng tunay na pangyayari dyan, not unless na talagang ma-interview sila at magbigay sila ng konting glimpse kung ano man po yung pwedeng mangyari sa kanilang movie. So kaabang-abang yan, at yan ang ilan sa mga aabangan natin sa movie nila this coming November. And for that, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Sabi po ni Miss Gloria Lomeda, naku, huwag muna kayo umuwi, mas mabuting nandyan kayo, puro kilig ang nakikita namin sa inyo at gustong-gusto namin, tiyak pag uwi nyo, sang katermang paninira na naman ang sasalubong sa inyo. Which is, hindi po natin maiiwasan yan kasi sabi nga, good or bad publicity, still publicity. So, gagawa ng ina yan, sanay na po ang isang Alden Katrin. At ilang mga malalaking actors and actresses na talagang ginagawa po talaga. Kumbaga part ng strategy yan
yan para mapag-usapan, lalo-lalo na yung kanilang movie. And of course, sabi ni Miss Madonna Rivera, can't wait ang pag-announce nila na sila na at soon ang kasalan manifesting. O, diba? Yun yung kanyang claims. Meron pa nga po mga nagtitweet dun po sa ex, ano, na sinasabi nila na sana raw magkaroon sila ng parang collaboration sa isang magazine para rin po sa promotion ng kanilang movie, ang Metro Magazine, tsaka may isa pang magazine na binanggit, parang na may manifest or parang isa rin yan sa mga sinasabi na bagong project nila together. Yun yung kaabang-abang, ba? Diba? And of course, sabi ni Ma'am Shibiki, kita terno ng ring ni Alden at Kat. Ayun. So, yun po yung sinasabi natin nga ring. And also, sabi po ng isang viewers, you know, iba talagang hatid na kilig ng Kat din. Kuhang-kuha ang kiliti ng masa. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Na sana nga, no, maging makatotohanan na. Kasi yun ang ating, ano, ating pinaka-wini-wish, diba? Kasi parang deserve naman ni Miss Kat na makatagpo ng tamang lalaki para sa buhay niya. And of course, sabi ni Ma'am Shibirji, hi Ma'am Dars, a blessed Wednesday to you and to all followers of Ma'am Dars and Kat din. Thanks again, Ma'am Dars, for update. Oo nga, nakakahinayang ang 11 years nilang dalawa ni Miss Catherine and Daniel. But anyway, mabuti nga nag-iwalay sila na hindi pa sila kasal at may anak kasi mas masakit eh. Mga padilyalahin nila ang hiwalayan. Kaya nakita ni Lord ang puso ni Miss Catherine na pagod na kay Daniel. Kaya si God binigyan siya ng more wisdom and knowledge. Si Miss Catherine, anyway, God bless Kat din. Ayan. Ito naman po yung kanyang point of view with regards to this, ano. Kaya nga talagang better talaga na hindi pa sila dumating dun sa point na ganun. Although nagpa-plan po sila para ron, pero hindi talaga pinahintulot ng Diyos na mangyari yun, ano. And sabi pa ni Miss Ruth Tanyag, mabuti naman at binigyan ang Kat din ng makapagpahinga ni si Direk Ati. At least matutupad ng plano ni Kat at Alden na ikutin at kumain sa mga masasarap na restaurant sa Canada. Bagay talaga at magkakasundo lalo na sa pagdating sa pagkain. Pareha silang mahilig kumain. May time na rin na silang i-treat ang sarili nilang dalawa. Nakakatuwa silang pagmasda na dalawa kapag magkasama sila. Sana hindi mabigo ang mga fans na umaasa sa inyong dalawa na maging kayo in real life. Pero kayo pa rin ang magdidesisyon sa inyong buhay. Yes, ito po'y lagi kong sinasabi sa inyo na at the end of the day, it's Alden or Catherine Bernardo will decide. Hindi po tayo, no? Kahit gusto natin, kahit gustuin pa man natin na talagang ang maging endgame ay silang dalawa, pero sila pa rin talaga ang magde-decide for themselves, diba? So, ang tangi lang natin pwedeng gawin ay supportahan natin sila. And of course, sabi niya, just enjoy your life and be happy, especially when you are together with each other. Pero may mga tanong lang ako, Miss Dar. Kasi sabi ni Alden noon sa interview niya na kapag natuloy ang parto ng HLG, ika-cancel niya lahat ng appointments niya. Pero ito, aalis siya ng August 9 and 10 para sa world tour ng GMA Artist. Tinatandaan din kasi ng mga fans ang mga sinasabi niya, lalo na pagdating sa kanilang dalawa ni Kat. Sa bagay, Miss Dar, dahil medyo tumagal din ang desisyon ng ABS-CBN para sa sequel ng HLG, kaya tumanggap muna si Alden ang mga projects niya sa GMA at outside GMA. Kaya ngayon, no choice talaga siya. Anyways, Miss Dar Eds, thank you very much update. May God bless you and guide you everyday, pati ikaw na mabash na din sa pagtatanggol mo sa Kat din. Ayun. Okay lang po yun. Ganun talaga ang buhay. And of course, katulad na sinabi ni Ma'am She Ruth na bago, prior po kasi dun sa desisyon ng ABS at ng GMA, yung pong world tour na yun, hindi na siya pwede kasing i-cancel dahil inaasahan na siya ng ilan sa mga kababayan natin abroad. At siya talaga yung pinakamalaking actors at inaabangan ng marami mga OFW. And ganda rin po yun kasi part din po yun ng kanilang promotion para sa kanilang upcoming movie. So, thank you so much sa inyo pong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!